What's up mga brothers on the wheels? Welcome back sa ating motorcycle test ride review. So dumayo tayo ngayon dito sa Binelli Caloocan para i-test ride yung mga units nila. So by the way mga brothers, last day po ng test ride nila ngayong September. So meron sila ritong apat na bikes, no, na pinati-test ride. Itong Moto V 200 Evo, and then itong TRK502 color white. And then, ito yung magandang classic bike ng Binelli, itong Imperiale 400. Tapos, scooter, modern classic na Panarea 125, no? So, uunahin natin ang sakyan yung Imperiale 400, mga brothers. Pero syempre, bago natin yung sakyan, discuss ko muna sa inyo yung main features ng motor sa mga wala pang idea. Kaya tara, pasok tayo dito sa loob ng showroom nila. Get ready. Drop the beat. So, heto na siya mga brothers on the wheels. Meron silang dito yung display sa loob na gloss black. Ayan mga brothers. So, napakaganda. Isa ito sa mga dream bike ko mga brothers. Kung hindi nyo na itatanong, no? Ito talaga prepare kong kulay. Itong gloss black finish niya, no? Parang BMW style lang. No? So, dito sa ibabaw mga brothers, meron siya dito ang analog na meter panel, no? And then, it's a font of a classic style. And then, meron siyang digital dito sa baba. That's dito sa gitna, okay? Meron siyang ordinary susian. Tapos, meron siyang 12 liters fuel tank capacity. And then, pagdating naman sa seat height, meron siyang 780 millimeters. So, ideal ito para sa mga 5'4", 5'5", pataas, kayang-kaya. Okay, ako katulad ko, 5'4 lang ako. Abot ko pa naman ito mga brothers, no? Ang ganda talaga ng muffler niya mga brothers. Isa ito sa mga nagustuhan ko sa motor na ito dahil stainless yung kanyang muffler. Ang ilaw niya is bumbilya lang pero it's alright dahil classic lang naman ito. Dito naman sa harapan, yung headlight niya is bulb type lang din. But again, pwede nyo naman i-upgrade ng LED yan o pakabitan ng mga daytime running lights kung biting kayo sa ilaw niya. Okay? Meron itong front telescopic port. Ito, may reflector pang kasama. Tapos naka 19 inches rim diameter ang kanyang gulong dito na may size na 100x90. Tube type yan mga brothers. Dito naman sa likod, naka 18 ito mga brothers na gulong. Alright, ayan, na 130x80 ang tire size niya. Both harap is naka-disc brake and also meron na ring dual channel ito na ABS, no? Gas type ang kanyang suspension dito sa likod na depaso. Okay? Ito rin yung pinaka-disc brake dito sa harapan mga brothers, alright? So pagdating naman dito sa makina, meron itong 374cc. Pero huwag kayong mag-alala mga brothers, pag ito nirehistro ng Binelli is 400cc na ito. So ibig sabihin, makakapasok na rin kayo sa mga highway natin dito, okay? So meron siyang power na 20 horsepower and 29 newton meter of torque. And I think para sa akin, standard lang naman yon para sa isang classic bike. Dahil hindi naman ito dedicated katulad ng mga sports bike para sa mga speed, cornering, etc. No? So ito pang cruising style, kung gusto mo lang mag-chill ride, chill ride. Ayan, ito ideal. And also kung talagang classic enthusiast ka, aba, talagang para sa'yo itong motorsiklong ito. Alright. Alright mga brothers on the wheels, nakasakay na tayo ngayon sa Binelli Imperiale 400. Team bike ko to eh. So tingnan natin yung kanyang sound check. Naririnig nyo ba? Grabe, barumbado pala tong motor na to. And also for me, I'm only 5'4", sumakay na ako ngayon sa motor na to. Nakaboots ako mga brothers ha, bali 5'5 ako. Medyo lumalapat na yung parehas kong dalawang paa dito. At mukhang hindi ako mahihirapan na i-ride ang isang ito. At okay na okay sa akin. Kaya tara, so kasama ko si Armark Moto. Ayan, nakapanareya siya na sky blue. Yan naman ang kanyang ite-test ride, alright? So, iikot-ikot tayo dito sa 10th Avenue up to 11th Avenue, mga brothers. Okay? First time ko magte-test ride dito sa Caloocan at sasabakin ang mga traffic nila.
So eto na mga brothers, no, may kasama tayong isang taga Benelli, no, for the standard safety ng motor nila syempre. At least kung whatever happens sa atin, may mag-assist sa ano sa atin na taga Benelli. Tama naman 'yon, no, mas maganda. Alright, first impression ko sa kanya, naka upright yung kanyang riding position, no. And for me, meron lang akong 20 inches na reach sa braso. Palagay ko medyo may konti lang ako namang yuko, no, pero okay lang naman. Baka I think adjustment lang ng handlebar para sa akin. Medyo mabigat siya mga brothers, ha? Lumalaban siya pag lumiliko. And I think it's pretty normal kasi nasa 200 kilogram nito. Yung weight nito mga brothers is pang 1000cc na big bike. Mabigat siya, pero para sa akin okay lang yung kasi classic bike ito. Naiintindihan ko, hindi ito dedicated sa mga mabilisan, kamoteha, no, bengki-bengkingan, hindi siya ganon. Okay, first impression is ano siya, upright ang kanyang riding position. Handlebar, kung bibili ako nito, tataasan ko pa konti yung handlebar para mas maganda yung upo ko kasi naka-lean forward pa ako ng konti. Yun lang naman, and ang hirap mag-vlog pag traffic. Pag traffic naman, manageable naman siya mga brothers, so ayan o. Hindi naman siya, hindi ka naman niya pahirapan na gano'n siya kabigat. Di naman, ayan, okay naman siya. Nakakausad naman tayo. Ayan, ang dami nagka-counterflow ng mga riders, no. So, diretso tayo, nandito tayo ngayon sa 11th Avenue, ayan. Alright, so yun yung una ko sa kanya, yung riding position niya. Secondly, yung kanyang arangkada, nandun, malakas siya. Mararamdaman mo na 400cc siya. Despite sa kanyang horsepower na around 20 horsepower lang, and meron siyang 29 newton meter of torque. Tapos yung bigat niya is 200 kilogram, di ba? So maano mo talaga na what, ba't ganun siya, di ba? Pero okay, may power siya eh. Para siyang ano, makukonsider ko yung power niya para siyang Cafe 400 na Morristar. Ganun yung hatak niya, no. And arangkada natin ulit, ayan. Tapos preno natin dahil may ABS ito, as I remember. Maganda performance ng preno niya, but I think kailangan ng adjustment dito sa likod. Oh, dapat to chinecheck ng mga mechanics ng Benelli para at least, no, nasa full performance lagi yung motorsiklo nila. Woo! Ang ganda, lalo dito sa unahan, ang ganda niya mamreno. Hindi pa nga gumagana yung ABS eh. So wala namang stoplight, let's go. So shoutout sa lahat ng mga followers natin na tagala kaluokan, no? Baka may mga brothers on the wheels tayo dito, comment naman kayo. Para lang ako mga brothers na nagmamaneho ng Morristar Cafe 400, ganun ang feels ko sa kanya. Dahil parehas naman sila na classic bike, no? Ang si Morristar is 150 kg, ito ata is I think 203 curb weight, ha? Busina, mahina yung busina. Papalitan ko to pag ito kumuha ako, kung makakakuha ako, no. And hopefully Benelli, baka pwede tayo magkaroon ng X deal, no, baka naman. Oops, ang ganda ng free play o free load ng kanyang front suspension. And also sa likod, I think mararamdaman ko yung laro pag may angkas ako kasi I'm only 50 kilogram lang, 50 lang po ako mga brothers. Napaka skinny ko pong tao, no, pero okay lang, I love my body, sexy kasi. So nasa na tayong street, ayan ang lakas ng arangkada niya. I love this bike, kaya ko siyang sakyan maghapon. Tapos pag tumatakbo na siya mga brothers, napaka nimble niya, na dun mo na mararamdaman ang kanyang likse. Pero pag ano, pag low speed, nako, dun siya mabigat. Tapos suspension, daw notice sa Homs, tatalon tayo, let's go. Okay lang oh, parang classic 250 ko lang. Pero nga sabi mo nga, pag low speed, nandun yung bigat niya. Pero ang ganda ng rebound niya, ayos. I love this bike. Ayan oh, ito mo, hindi ko nakita yung Homs, ha? Pero ang ganda maglaro ng front shock niya. Yung likod, na masasabi ko, kailangan may angkas ako. Pero wala naman ako nararamdamang steep sa shock nito. I think kahit di ka na magpalit, kung masaya lang ka, pasado sa ito yung shocks niya, ha? Walang ka problema. Ayan, arangkada. Tapos preno. Wow, ganda oh. Oh, maganda yung preno niya. Tsaka yung kapit ng ABS nandoon. Eto lang, pwede na ako umikot ng buong Pilipinas.
Tsaka ang sarap i-rev ng ano niya, mga brothers. Yung tambucho niya, oh, barumbado. Tsaka stainless. Talaga namang itong motor na to, pagka nagkakape ka sa umaga, sarap titigan. Ayan, no? Sa traffic situation, eh, hindi siya hirap. Tapos, ang bilis siya maka... Ayan, no? Diksin niya, no? Ayos, oh. Ayos. Tsaka yung gulong niyang kapit, ah. Naka-cordial to, katulad sa Classic. Pero, wow, ganda ng performance. Tapos, ang lambot ng shifting, mga brothers. Dali kong nakakapa yung neutral niya. Tapos, engine temperature, tama lang. Hindi ganun kainit. Okay, may lubak dito. Ayun, suspension check. Oh, smooth siya, ayos. Ayos to, kung i-highway nyo to, kaya naman sumabay nito. No, hindi ka naman mapapaya sa motor na to. May lakas yan, nandun yung punch niya. Pagka sa primera, segunda, meron siyang punch na arangkada na maganda, katulad sa Cafe 400 na Morestar, no? For me, no, this bike, para sa akin, sa lahat ng pangangailangan ko, nasa kanya na, no? May disc brake, harap likod, dual channel ABS, 400cc na makina na pwedeng pumasok sa NLEX, no? At hindi naman kabilisan, hindi rin naman din kahinaan sa para sa akin. Tama lang, pang chill ride. Ika nga. And yeah, for the classic rider enthusiast na katulad ko, eh alam naman natin na isa lang tayo ng feeling. More on, alam nyo naman, nature ride tayo, di ba? Passion riding, ika nga. Kaya yeah, goods na tong motor na to, no? Siguro konting palit-palit lang ng accessories. Yan, kung ayaw mo ng side mirror niyan, di sa'yo pasado. Pero for sure ako, ang una kong papalitan dito yung compact horn. Ay, yung horn niya, pangit, papalitan ko yung compact horn. Oh, magandang engine brake niya. Oh, malambot ang shifting niya. Sangka pa, diba? Yun. Tapos vibration pala, hindi ko nasabi sa inyo, mga brothers, may vibration siya. And para sa akin, okay lang, normal. Kung ayaw na vibration, sabi ko nga mag-electric bike para smooth. Yun lang naman yun. Pero ako, as a classic rider, gusto ko may vibration talaga. Kasi yung Harley Davidson nga, mas malala pa rito. Yung vibration niya, parang classic 250. Ganon. Pero, nawawala naman. Parang sa primera lang. Pagdating na segunda, smooth na siya. Yun, oh. Hindi na siya yung ma-vibrate. Pag primera lang. Siguro, baka sa timpla lang ng clutch. Ayan, okay. Once again, maraming salamat. Binelli Caloocan. Especially kay Ma'am Irene at sa mga staff nila, no? So mga brothers, once again, I give you Binelli Imperiale 400, no, isang budget highway legal 400cc classic bike. So saan ka pa, di ba? Binelli na. So mga brothers, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at click nyo ang notification bell. Pero kung dito kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo naman ang ating episode at malaking tulong yan dito sa ating page. Siyempre, mag-comment na rin kayo kung ano masasabi nyo sa motor na ito at ano pa ba yung mga gusto nyo pa-test ride dito sa Binelli Motorcycle Caloocan. Comment nyo na rin, okay? At siyempre, magkita-kita tayo dahil meron pang dalawang motor tayong itetest ride dito. Kung kaya pa, test ride din natin yung scooter. Alright!